Dumating today ang delivery ng aking Coke at tumutal po yan ng 8,900. Flex ko din ang napamili namin kanina, yung mga buting ting na nilagay ng husband ko. Alam niyo yung husband ko, siya po yung mahilig mag-decorate. Kaya ayan. Then, i-flex ko din yung mga bagong na-display ko na mga Korean foods. Lalo na itong bago kong luncheon meat or yung spam ko na Korean. Bagong flavor. At saka ang dami kong mga bagong flavor na mga seaweed. At mga samyang na din. And meron din ako mga bago na mga chocolates, like almonds, at saka mga dried fruits and vegetables. Mayroon din ako mga bagong biscuits, iced. Ayan, mga bago kong mga Korean foods na nandiyan. Ayan, meron pa sa ibabaw. Flex ko din ang bagong paandar ng asawa ko. So, nilagyan po namin ng TV sa labas po para dyan po makikita. Sooner, i-update ko din ang lahat ng mga stocks namin na nasa loob. So, yun lang po. Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. And welcome again to my YouTube channel, Noylo TV. And gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng aking mga subscribers at sa mga nanonood po ng aking mga video. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Today, ang gusto ko lang naman i-share kasi may nagtanong sa akin na malaki daw yung tindahan ko. Tapos, sabi nila, inuutang ko ba daw yung puhunan ko? So, magchichika ako sa inyo. And then, mayroon din akong i-share sa inyo kung saan ba pwede mangutang. Bakit doon ang masuggest ko na katulad sa atin ng mga sari-sari ay doon tayo mangutang. So, ano yung mga advantages at saka disadvantages? So, unahin ko muna yung sitwasyon ko. Mag-chika muna ako sa inyo. Paano ba kami nag-start ng aming tindahan na ito? Na-share ko na ito sa vlog ko dati pa na talagang pinaplano namin. Bago po ako nag-resign sa aking work, ay mayroon na po kaming tindahan, nag-start na po kami. Kasi po sinunod ko po yung advice ni Sir Chinkitan, thank you sir, na hindi daw dapat na nag-resign ka kasi magninegosyo ka. Ang mas maganda daw na kailangan mo nang mag-resign kasi kailangan ka na sa iyong tindahan. So, yun yung nangyari. Pero actually, naka-plan na. Way, way back. Siguro 5 years namin pinaplano talaga kung kailan ako mag-resign, anong gagawin ko pag mag-resign ako. Siyempre, ano yan na with my husband. Kasi nung time na yun na may ginawa po kami isang other line of business, no? And then, siguro mga 2 years after, talaga nga namang kumita. So, at yun po yung side hustle ng husband ko na talaga nga namang malaki ang kitaan sa business na yon. So, hindi ko na lang muna babanggitin kasi ayaw niya. So, yun. Ang nangyari nun ay binuo namin. So, nung nabuo na namin, nag-run na siya. So, medyo okay naman. Tinulungan naman niya ako na sabi niya, sige, gusto mo na bang mag-resign? O sige, mag-resign ka pero wait ka muna kung kailan ko gusto at wait ka sa signal ko na para yung fix na po lahat yon. So, after 1 year po ng pag-operate namin dito sa store, saka po ako nag-resign. So, yun. So, ang tanong, inuutang ko ba yung puhunan ko dito sa tindahan namin? Hindi po. Hindi po kami nangutang. Hindi po namin inuutang yung puhunan namin dito. Kasi ang sabi ko noon na kung mag-ninegosyo ako na mag-start ako ng negosyo, ayoko nang uutangin ko yung puhunan ko. Gusto ko yung mga naipon ko or kung may talagang excess na money ay
yun ang gagamitin ko pang capital dito sa store. And true enough naman, sa awa naman ng Diyos, ay pinayagan naman tayo na mag-start ng hindi utang. Pero meron pa akong mga utang ha, mga side hustle utang na dyan. Pero personal, yung mga walang kabuluhang utang. Kasi mayroon tayong dalawang uri ng utang. Mayroong good debt at saka mayroong bad debt, ika nga. Pag good debt, kung ang utang mo naman ay kumikita at alam mo na kumikita yung inuutang mo or ini-invest mo, ayun po ay good debt. Pero kung yung inutang mo ay binili mo lang ng cellphone, binili mo lang ng car para lang pangpapugi, ay hindi po yun good debt, bad debt po yun. Bakit? Kasi po, pag good debt, dapat may return of capital, return of investment. Yung pera na inuutang mo, ginamit mo sa isang bagay na may balik pa siya at mas may opportunity pa na lalaki ng lalaki yung pera mo. So, yun po, yun. Yung bad debt naman, pag bad debt naman, wala. Puro liability. Ante yung sasakyan, liability ba yun? Of course! Expenses po yun. Repair and maintenance. Magasolina ka, o diba? So kung ginagamit mo lang ng pampapugi points, walang balik sa'yo, ay naku naman, hindi po yan siya good debt. No? So yun. Pero kung ginawa mo namang pangkapital sa negosyo mo, ay wala akong issue doon. Kasi marami po talagang nag-start ng mga munting tindahan, lalo na sa atin, ay talaga nga namang inuutang. Tapos napalaki naman nila. Lalo na pag marunong ka magpaikot ng pera, ay wala pong problema. Pero kung umutang po tayo, kasi na-experience ko na po yan eh, na nag-utang ako, tapos binili ko ng walang kabuluhan, o yun, ako pa ang nagsasuffer until such time na hindi ko pa nabayaran yung utang ko, wala na akong pera. So nagkabaon-baon parang ganon. So, ika nga sabi nila, dapat matuto tayo sa mga mali ng iba. So, ang best teacher doon natin is to learn from the mistakes of others. So, kung ako mahilig akong, mahilig po akong sumusubaybay sa mga buhay ng ating mga successful billionaires, no? So, marami akong natutunan. So, sila, bago sila nagiging successful sa kanyang mga negosyo, ay dumaan po sila ng ilang, experiences po na talagang nagiging broke po sila sa finances nila. But then again, nag-setback sila, bumalik, strong, kaya ayun. So, minsan sa ating mga pagkakamali, sa mga maling desisyon natin, ay marami tayong natutunan. At yun po ang magdadrive sa atin at magtuturo sa atin paano po natin bumalik sa tamang daan or sa tamang balak natin na strong and wise po. So, yun. So, hindi kami nag-utang. So, mayroon talaga kami. Kasi mayroon din ako mga natatanggap sa trabaho ko ng medyo malaki naman. Tapos na, natulong naman namin dito na nabili namin itong property na to. Tapos, yung asawa ko naman, siya naman yung nagpatayo ng tawag dito ng bahay namin na nagiging tindahan sa baba. So, yun po yung starting po namin. So, ayoko mangutang kasi parang na-trauma na din ako yung magbayad ng interest. So, sabi ko kung baka mawala, parang na-trauma na din ako. Sabi ko kung mag-negosyo man ako, yun man yung tatahakin ko ay gusto ko na mayroon talaga kukunin ko talaga sa excess money namin or sa mga naipon na pera. So, yun. Hindi ko po inuutang. Pero, alam nyo, itong negosyo ko to ay nag-open talaga ako ng isang account na ito talaga for this tindahan na to. Yung lahat ng cash ko ay dinideposit ko doon sa bank, no, so malapit lang naman dito sa amin. Kasi nagpa-plan ahead ako eh. What if gusto kong mag-branch out? What if gusto ko ng malaking capital or additional infusion ng capital doon sa business ko, or mayroon akong project na gusto kong gawin out of this itong negosyo ko na tindahan na to, ay pwede akong makahiram sa bank. So yun po yung mga plan ko. Kaya mayroon talaga siyang separate bank account dito na yun po yung purpose. Hindi ko po, I am not closing my door to make utang basta about nang sa negosyo. Wala pong problema pag good debt po yung pinapasukan natin. Kasi marami pong nag-succeed sa isang negosyo na inuutang po yung puhunan, di ba? So, wag po tayong matakot ng utang basta ang goal lang natin ay mapabalik natin or magandang investment po yung napasukan natin.
Next naman nating pag-usapan ay, saan po ba, auntie, magandang mangutang? So, yung ano ko, i-share ko po sa inyo, based lang po ito sa mga na alam ko at na experience ko, no, dati na, kasi marami ako mga, sige, next topic na natin pag-usapan, ano yung mga failures ko sa pagkakaroon ng negosyo. So, later na po yan. Bali, marami po akong na-experience. May iba doon, sabi ko, mga bad debt na experience ko. So, later na lang natin pag-usapan. So, ang nangyari doon sa mga na-experience ko na gusto ko i-share sa inyo kung saan, mas maganda kung saan ka magutang. Pwede naman sa 5-6, pero dinidiscourage ko kasi kawawa po yung nangungutang. Dinidiscourage ko. Kaya nga sabi ko, may na-vlog na ako na kung pwede, mayroon kayong membership sa Co-op. Kasi po ang Co-op ay tumutulong po sa mga maliliit na mga negosyante. And maliit lang po yung tubo nila. At the same time, mayroon po tayong patronage refund na babalik po sa isang member ng Co-op. So, I would suggest number one is Co-op. No? Kung mag-start tayo, magpa-member tayo sa Co-op, ay makapag-start na po tayo. Kung mag-start tayo ng maliit, naku, magpapautang po sila kahit na arawan. Tapos, maganda po pag Co-op. Yun, sa Co-op, number one. Number two, ay kung mayroon tayong kaibigan na pwedeng mahiraman natin ng pera na walang interest, mayroon yan, mayroon talaga yan. Word of mouth. Yung commitment mo na magbayad mo talaga, tapos hindi siya mag-ano ng interest, ibalik mo agad, ay talaga nga pong magaan sa kalooban na wala kang iniisip ba na interest doon sa inuutang mo. So, kung mayroon tayong kaibigan, asawa, or mayroon tayong mga pinsan na pwede nating pag-utangan na walang interest, maganda po yun. And number three is, kung mayroon tayong ipon, kahit na maliit lang po, na start mo ng capital na sa negosyo mo, okay po yun. Kasi walang interest. Patay tayo pag may interest talaga. Then number four, yun yung pinakalas sa bank. Pero syempre sa atin, kung mag-start ka pa lang, wala kang collateral. In sa bank, mahirap kapag wala kang collateral. And maraming process po ang kailangan mo. Kasi ini-evaluate po yun ng bank. Tinitingnan po yun ng network mo. Yung capacity mo na mag-pay sa utang mo, di ba? Mayroon pang magkakaroon pa ng CI, maraming mga documents ang kailangan. Tapos, yung malaki din yung interest nila. So, parang off ako sa bank. Hindi, pag ginawa ko siyang last, okay sa bank, secure naman siya, pero marami ang process lang. Kailangan mo talaga may business permit. Kaya nagsimula ka pa lang. So, mahirap po pag wala kang business permit muna. So, later, kung mayroon na tayong malaki na yung tindahan natin, pwede na tayong pumasok po sa bank. And i-discuss ko po ano po ang kailangan sa bank na tawag ito bago po tayo magka-loan. Kasi tinitingnan po yung network ng ano mo, ng capacity mo how to pay. So, hindi po tinitingnan yung sales mo, hindi po tinitingnan yung net income mo. Partly, yes, but ang tinitingnan po ay yung network mo. Yung asset mo versus dun sa liabilities mo, yun po yung pinaka number one na tinitingnan. X po si sales. Part siya na tinitingnan na kumikita yung business mo, yes, kasi part po yan ng financial statements. Once na mag-ano tayo sa banko, tinitingnan yung financial statements natin. Ano yung financial statements na sinasabi? Yun po yung balance sheet na tinitingnan sa'yo at yung income statement mo. Binabalansi po yan kasi hindi po magbalansi yung balance sheet kung wala kang income. Part po yun doon sa capital mo. So, yung capital mo at saka yung kita mo sa tindahan mo, net income mo, ay doon po pumapasok yung net worth capital mo na kaya mong may certain percentage po yung ginagawa ang bank kung kaya mo bang magbayad ng ganito, kung ganito lang yung maluloan mo. So, hindi po sigurado kung yun ba yung gusto na amount mo ang maluloan mo kasi tinitingnan pa yung capacity to pay mo. At saka humihingi talaga sila ng mga collateral. Usually, humihingi po sila ng mga collateral. So, pang last na po yung bank. So, pinaka the best ay Co-op. Number two is
kung mayroon kayong kaibigan na pwede magpautang na walang interest. Number 3, kung may naipon po tayo, yun po yung ang gagamitin natin pang capital. And last na po yung bank. So, yun lang po. And then sa bank, letter E, ano ko po, ano pong ginagawa ng bank bago po tayo mag-grant doon sa niloloan natin. So, huwag pong matakot sa utang kasi, sabi ko, mayroon pong good debt and mayroon pong bad debt. So, doon po tayo sa good debt. So, good vibes lang po tayo. Yun na po aking may share for this video. Thank you and God bless!